So, yung mga nakasubscribe nga pala sa akin, ang may balak akong magpa-giveaway. So, what's up mga pops? Kumusta kayo? Dito na naman tayo para sa bagong video. Meron ba tayo dyan? Move. So, bali ngayon, mag-unbox tayo ng pitong motor na i-unbox natin ngayong araw. Yung lima doon, galing doon sa isang tropa natin. Bali, i-unbox lang natin. Yung dalawa, yung bago kong bili nung nakaraan. Hindi ko siya nasama doon sa sneaker collection ko kasi late ko na siya nabili noon eh. After na nung sneakers part 3 ko. Yung link nasa baba kung gusto nyo makita yung video. So, yun, pisaan na natin. Bago ko nga pala upisahin yung pag-unbox natin, humingi lang ako ng pasensya kasi medyo matagalan yung paggawa natin ng video. So, siguro mag-isang buwan na rin bago yung huling upload natin, yung Funko Pop Collection. Yung link nasa baba rin, gusto nyo panoorin. So, yun, kaya kasi wala naman tayong magawa din ngayong araw. Sana makapag-upload rin ako after 3 days kasi nakalito tayo ng araw kung dito tayo mag-upload. Bali, mamontage lang natin yung bago nating background para at least makita nyo naman yung kung ano yung mga nandun sa loob. So, bali, unahin na natin itong Air Jordan 1 Retro High OG Highlight Reel. So, ayan. Bali. So, ayan. Pag binuksan nyo, may kasama ganito na ano, paper tissue kung tawagin. So, ito yung... Ayan, kita nyo naman talagang ganda ng colorway niya. Grabe. Tsaka... Bihira na talaga, bihira ka na makabili ngayon ng mga gantong Jordan na lalo na pag Jordan High. Meron man medyo mahal na. So kumpleto pa siya, meron pa siyang shoe tree. Ayan. Kasi ito bago lang 'to eh, hindi pa ito nasuot eh. Masukat lang siguro pero suot hindi pa. So ayan, so ayun yung nakalagay sa loob. Sabi nakasulat. Formidable Foes, 1998 to 1996. Ayan. Ayan, kita nyo may pantra. Ayan, so bali yung toe box nya, kulay red. Ito, ayan. Shiny na leather yung pagkagawa sa kanya, which is mas maganda talaga pag sa Jordan 1. Tapos yung lacing nya is kulay black. Medyo nagkalikabok lang na konti. Tapos yung uppers niya, kulay red rin. Tapos yung itong pull top, ito meron siya, kulay black tapos may yellow sa, yung doon na sa insoles, itong kulay dilaw. Tapos itong midsole niya is kulay white, yung outsole is kulay yellow. Ayan. So kung Mike siguro nakita niyo na rin to sa page ko, may page ako sa baba which is bali yung page na yun nagbebenta ng mga second hand o brand new na sapatos pero original lahat siya. Check niyo na lang. Ito hindi ko pa pinosto eh. Kasi medyo nagano pa kami, nag-alanganin pa sa presyo. So yan bali ito yung unang unbox natin itong Jordan 1 Highlights Reel. So tapos ito yung next nating i-unbox. So, ayan, Kobe Bryant ang nakalagay. So, ang size niya is size 10. Ito, na-post ko na rin ito sa page ko. Check nyo na lang. Nandiyan yung link sa baba. So, bali, ano siya? Kobe 11 Barcelona. So, ayan, ganda ng kulay, tingkad. Para sa mga mahilig na matingkad na sapatos dyan. So ito din may kasama rin siyang paper tissue. Ayan. So ayun, ang
simple lang ng colorway niya, orange and black. So, kung sino yung gusto ng mga talagang ano lang, mga simpleng kulay lang, yung hindi naman totally siya simple kasi tingkad nga ng kulay niya eh. Maganda rin siya panlaro kasi Kobe Bryant naman to. Ito, brand new rin to. So, yun yung into box niya, kulay orange. Yung Kobe Bryant na logo. Ayan, ganda. Tapos yung ganito niya, para siyang fly knit. Yung dito niya sa gilid, para siyang fly knit. Kung alam niyo, kung hindi niyo alam yung fly knit, check niyo na sa Google. Benta nga. What? Chokla. What the fuck? Okay, wala masyado tayong review rito sa Kobe kasi halos lahat naman kayo alam na tong Kobe. Hindi naman na siya bagong labas para i-review pa natin ng matagal. So, bali, sumunod natin tong Nike Kobe 10 Blue Lagoon. So, ayan, ayun, medyo malikabok na. Sensya na. Ayun, ganda ng... Kita nyo naman yung tissue paper pa lang. Grabe na yung design. Ayan. What more pa sa sapato. So, ayan. So, ang size na ito is size 10 din. So, ayan. Pull tab niya may Kobe logo. Tapos itong sa tang, meron ding sign ni Kobe. Tapos yung sa likod ng tang, ito yung maganda. Ayan. Para siyang, di ko ma, ano siya, parang snakes. Parang ano ng snake, parang balat yung tsura. Pero hindi ko masyadong ano. Tapos yung sa, ano niya, sa ilalim, ayan. May pirma rin ni Kobe. Tapos may X sign, which means 10, Kobe 10. So ayun, dito may, ewan ko napapansin nyo, may Kobe na logo dito sa gilid. Ayan, ayan. Parang typical rin na Kobe na sapatos, wala na rin naman masyadong bago. So ayan, si Kobe naman, bihira naman siya nag-high cut eh, kadalasan talaga ng sapatos niya ganito. So ayun, hindi ko na masyado siyang iano sa details. So, ayan, Kobe 10 Blue Lagoon. So, sumunod natin, Kobe din siya. Kasi yung tropa ko na yun, ano yun eh, mahilig yun sa Kobe na sapatos. Kaya lang, di niya na masyadong nagamit ito kasi hindi na siya ayaw niya na mag-basket. Di naman sa ayaw, kumbaga, hindi na siya pwede mag-basketball. Kaya, ayun, ito, yung ano rin niya, sabi ko pala muna, itong Kobe pala na to is Kobe 10 Easter. Ayan. So kagaya rin nung isang Kobe, pares lang naman sila Kobe 10, ganyan rin yung paper tissue niya. Ayan. So buksan natin. Ayan. Oh my god. What the? So ayan, para rin siyang yung kagaya rin na Kobe kanina, kasi iba lang colorway nito. Ayan, yung tang niya may sign ni Kobe. Iba lang yun din dito sa may pull tab niya. Ayan, tapos yung sa likod ng tang, iba din, walang nakas. Walang snake skin pagkaya kanina. So, insole niya, may logo ni Kobe. So, ang kulay niya is, kasi dito medyo red eh. Pero dito medyo may pagka-orange siya. Orange, red ang datingan niya. So, ayun. Tapos, ito yung isa. Hindi naman masyadong detalye. Ganun din. Yung ilalim rin niya, ganun din. May sign ni Kobe. Tapos, may 10 X sign. So, nagkamali pala tayo mga pops. Bali, 6 lang pala yung sapatos na i-unbox natin ngayong araw. So, why the fuck you lying? Why you always lying? So, mali kasi ako ng bilang sapatos. Continue na tayo. So, itong dalawang sumunod, ito na yung dalawang sapatos na para sa akin. Yung binili ko nung nakaraan. Man siya sobrang, ano talaga, hype na sapatos. Pero kahit papano naman, medyo... Sa palagi ko naman na medyo mahal din siya. Tunayin natin itong Jordan 3 Triple White. So ayan. Usually talaga pag mga Jordan 3, Jordan 4 naman, same lang naman siya ng box. Ganito. Tapos ito nga yung elephant logo dun sa paper tissue. So ayan. Siguro ito nakita nyo na rin sa... Ano ko to?
review ko nung nakaraan, bali nagamit ko na rin to. Kaya pansin nyo medyo ano na yung ilalim niya. So yung tank, makita nyo yung Jordan logo, ayan. So wala rin masyadong pagbabago sa karaniwang Jordan 3. And sa likod niya may air, tapos yung dito white na elephant logo. Medyo dark white yung elephant logo niya. Tapos dito rin sa ano, pero rin siyang elephant logo. So, yung kagaya lang din siya ng regular. So, itong sumunod natin, itong Air Max 97 Game Royale. So, ayan. Lagyan ko lang siya shoe tray kasi ang shoe tray nito pangit eh. Parang dyaryo lang nakabilog. Para hindi maano yung ano niya. Yung dito niya pala, kung hindi nyo alam, itong nasa sa may tank part, na tatanggal pala siya. Ito, yan. Pwede mo siyang gawing ganyan na crown. O kaya, meron pa tayo dito isa. Kasi pag binili mo to, ito talagang extra niyan. Itong blue na to, nakalagay yan dito. So, pwede natin siyang palitan. Kung gusto natin. Nasa inyo kung gusto nyo magkaiba, kung gusto nyo ano. So, yan. So, mas bagay itong blue na Nike na logo kesa dito sa pula. Pero tinry ko siya nakaraan kasi nga hindi ko pa naman siya na na-try. So, at least para at least magkaiba naman yung ano. So, para rin siyang na regular na Air Max. Ang maganda lang rito is kasi yung colorway niya. Eh, pansinin, nasuot ko na yan. Siguro dalawang beses na kaya medyo madumi. Pero kung makita yung pagpapansin nyo itong sa uppers niya, wala pa masyado kasi yan, pinupunasan ko yan. Itong ilalim naman kahit di mo napunasan eh. Kasi madudumihan din naman. So yun, ito medyo mahal ko ito nabili kasi bago pa lang ito nung nilabas. Kaya medyo mahal. So yun, tapos dito sa loob, mayroong nakalagay na 1991. Ayan, sa loob. Oh, makikita nyo yan. 1991 yan, nakasulat. So, pasensya na kayo kung ganito ang vlog natin. Hindi kagaya nung nakaraan na kita yung mukha. Mas prepare nyo naman yata pag hindi kita yung mukha eh. Ayun, masarap. So, yun po. Bali, natapos lang mabilis ang unboxing ng sapatos. Shinare ko lang yung mga ibang sapatos na yun kasi yung iba ron, yung tatlo ron, may kita nyo sa page ko. Pinost ko na yung baka yung Jordan 1. I-try ko rin i-post kung kaya yung presyo. Malay naman natin merong may kaya. Sayang din kasi. So ayun, bali dito lang tatapos ang unboxing natin ng mga sapatos. Hindi ko alam kung kailan masusundan yung next video, kung masusundan tong video na to. Hindi ko sure kung baka pwede natin sabihin bukas, depende sa panahon pag sinipag ako. Sinal ko lang kasi sayang naman eh. Para at least kahit papaano makita niyo yung mga sapatos na yun na nakikita niyo rin sa page ko na for sale siya nga siya. So kung napanood nyo itong video na to, siguro nakita nyo na yun sa page ko, lalo na yung mga naka ano sa akin, naka, mga friend ko sa FB. Ayun. So ipopost ko rin sa YouTube page natin yung, actually pinopost ko naman siya lagi, pero papost ko ulit, baka sakaling din nyo napapansin. Tingnan nyo na lang doon para, kaso ang available kasi sa akin ngayon, puro dito area lang sa Bahrain kasi siguro soon, pag nakauwi na tayo ang Pinas, bali next year kasi kami uwi. Baka, ayun, baka doon ako mag-post. Kasi bala ko mag-bind sa'yo ng sapatos pag uwi. So, yung mga nakasubscribe nga pala sa akin, ang may balak akong magpa-giveaway pag naka-reach na tayo ng 1,000 subscriber. So, bali ilan na lang yung naka-magpa-500 na yung subscriber natin. 500 pa. Pero mabilis na lang siguro yon. So, antay na lang din natin. Pero ang plano ko kasi next week, kumuha ng video tungkol kung paano ko mag-start ng vlog, kung paano mo monetize yung channel mo, anong mga kailangan mong gawin, anong mga bawal, anong mga hindi pwedeng i-upload, yung mga ganun. Para at least yung mga gustong magsimula mag-YouTube. So, habang hindi pa hulihan lahat, habang medyo sayang kasi panahon, so at least kung sakali nakakapagsimula ka na, ayun, bali kung ano, abangan nyo na lang. Bali gagawin natin ng lahat para at least mabigay ko yung mga tips na pwede kong ibigay sa inyo, yung mga napanood ko sa mga
mga ano ng YouTuber, yung mga magagaling na YouTuber, ayun. Bali, halos lahat naman ang natutunan ko, sa kanila ko lang din natutunan. Kaya yun, so gusto ko lang magpasalamat dun sa 435 wow! ng mga amigo natin na walang sawang sumusuporta sa channel ko. So kung ngayon ka pala nakapanood sa channel ko, mag-subscribe ka na sa baba and ilik mo na rin yung notification button para at least ma-notify ka sa susunod mga video natin. So hanggang dito na lang. Muna.